Naalala nyo pa ba ang isa sa pinakamahusay na big man na nakapaglaro sa liga ng NBA? Bagamat isa siya sa mga superstar na hindi rin nakaranas ng kampeonato sa kanyang karera. Ngunit pinatunayan naman niya noon mga idol na isa siya sa pinakamahusay na big man sa liga ng NBA. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 11-time NBA All-Star, ang 7-footer center. Wala na ngang iba mga idol kundi si Patrick Ewing. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Si Patrick Ewing ay isang Jamaican-American sa edad niyang 13 anyos ng kanyang kabataan noong lumipat sila at nagsettle ang kanyang pamilya sa United States sa Cambridge, Massachusetts. Kaya paglipat nila mga idol, ang siya namang pagkakaroon niya ng interes sa paglalaro ng basketball. Sa Cambridge Rins and Latin School, nag-high school itong si Patrick Ewing. Sa kagustuhan niya makapaglaro ng basketball ay pumasok nga ito sa basketball team ng kanilang eskwelahan. Nakitaan naman kagad ito ng potensyal ng kanilang coach. Bukod sa mataas ang kanyang height, ay naipakita din niya ang kanyang athleticism. Kaya naman naging dominante siya noon at pinamunuan ng koponan para makapasok sa championship game ng Massachusetts Division 1. Take note mga idol, 3 consecutive year niyang binitbet ang koponan sa championship game. Ito ay noong 1979 to 1981. Kaya naman pagdating niya sa kanyang kolehiyo ay pinag-aagawan nito ng mga universidad mga idol. Ang Boston University, University of North Carolina at ang Georgetown University ang siyang sumusuyo noon kay Patrick Ewing. Well, napag-desisyonan naman niya na maglaro nga sa Georgetown University. Sa kanyang freshman year sa koponan ng Georgetown Hoyas ay natulungan niya ang koponan na makapasok sa NCAA Finals. Ngunit sa kanyang college basketball year pa lang mga idol ay may humahad lang na sa kanya para makasungkit ng kampeonato dahil nakatapat nila noon ng University of North Carolina na pinamumunuan ng batang-batang si Michael Jordan. Kaya natalo sila sa championship game nilang yun mga idol. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkatalo, ang pagtanghal naman sa kanya bilang Defensive Player of the Year. Sa kanyang junior year naman sa koponan ng Georgetown Hoyas, nang muling pangunahan ni Ewing ang koponan para makapasok silang muli sa NCAA Finals. At hindi naman siya nabigo mga idol dahil naitanghal pa siya noon na Big East Player of the Year at Most Outstanding Player sa liga. Nakaharap naman nila sa finals noon ang pinamumunuan ng future Hall of Fame center na si Hakeem Olajuwon. Ngunit sa pagkakataon na yon mga idol ay hindi na pumayag na masilatan pa itong si Patrick Ewing at naibigay pa ang kauna-unahang kampeonato ng Georgetown Hoyas sa kasaysayan ng kanilang eskwelahan. Sa kanyang huling season sa kanyang college basketball ay hindi pinalad si Ewing at ang koponan ng Georgetown na masungkit ang back-to-back championship. Ngunit sa kabila nito, siya pa din ang naitanghal noon na back-to-back Big East Player of the Year. Siya pa din ang itinanghal na Defensive Player of the Year. 4 consecutive niyang nakuha ang award na ito mga idol. Hindi lang yan, dahil siya din ang itinanghal ng Naismith at ng The Associated Press na Player of the Year. Kaya naman sa pagtatapos ng kanyang college basketball ay ganun na lang kaingay ang pangalan ni Patrick Ewing sa NBA Draft. Kaya naman 1985 NBA Draft nang pumasok na ang 7-footer big man na si Patrick Ewing sa liga ng NBA. Siya lang naman noon ang first overall pick na pinili ng koponan ng New York Knicks. Sa kanyang unang season pa lang mga idol ay mamaw na agad itong maglaro. Ito'y matapos mag-average ng 20 points, 9 rebounds at 2.4 blocks per game. Nilagay na kaagad siya sa starter ng koponan na mayroon pang 35.4 minutes playing time per game. Kaya naman sa kanyang rookie season ay napabilang agad siya sa NBA All-Star. Ngunit kada laro nila noon mga idol ay halos hindi magpahinga itong si Ewing, babad na babad mga idol. Dahil kulang na kulang sa scorer noon ang koponan ng Knicks. Kaya dahil sa kakulangan ng tulong sa opensa ng koponan ay panghuli sa standing noon ng Knicks na tinapos ang season sa standing na 23 wins and 59 losses, dahilan na hindi nila pagpasok sa NBA playoffs. Next season mga idol, same scenario ang nangyari sa kanila. Nanatili sila sa pinakababa sa standing. Bagamat maganda ang numero ni Patrick Ewing sa koponan na nag-average ng 21.5 points per game sa season na ito, ay wala pa ding nag-i-step up na player para makatulong niya sa opensa ng koponan. Kaya 2 consecutive silang hindi nakapasok sa postseason game mga idol. 1987-88 season nang sinuwerte ang koponan ng Knicks. Muling pinamunuan ni Patrick Ewing ang koponan noon na may 20 points per game bagamat tinapos nila ang regular season na may standing lang na 38 wins and 44 losses, ay nakuha naman nila noon ang panghuling spot para makapasok sa NBA playoffs. For his 3rd season sa liga mga idol, sa wakas at makakapaglaro na siya sa postseason game. Ngunit sa first round ng playoffs ay makakatapat nila agad ang pader na koponan dahil last spot sila ay nakatapat nga nila noon ng first seed sa East, ang koponan ng Boston Celtics na pinamumunuan nila Robert Parrish, Kevin McHale at Larry Bird. Well, sa roster na ito ng Boston mga idol ay sigurado
kung alam nyo na ang naging resulta ng kanilang laro na wala pang nakakatulong itong si Ewing. Well, natalo nga sila noon mga idol sa first round ng playoffs. Ngunit sa pagpasok nila sa season na ito sa NBA playoffs ay ito na rin ang kanilang naging simula dahil every season na sila noon na nakakapasok sa postseason game. 1988-89 season ito ang kanyang pang-apat na season sa liga mga idol. Very impressive ang naipamalas ang koponan ng Knicks noon dahil nakuha nila sa regular season ng second seed sa Eastern Conference. Tinapos nila ang season na may standing na 52 wins and 30 losses. Well, sa pangunguna pa rin yan syempre ni Patrick Ewing na umangat sa 22.7 points per game at 9.3 rebounds per game ang kanyang performance. Kaya sa first round ng playoffs noon mga idol, nang walisin nila ang koponan ng Philadelphia 76ers na pinamumunuan noon ni Charles Barkley. Ngunit pagdating ng semifinals na makaharap agad nila ang koponan ng Chicago Bulls na pinamumunuan naman noon ni Michael Jordan. Naging maganda naman ang kanilang naging bakbakan ng Bulls sa semifinals. Pumalag naman ang Knicks noon mga idol. Ngunit game 6 nang tapusin noon ng Chicago Bulls ang serye, kaya muli bigo pa rin itong si Ewing sa kampeonato. 1989-1990 season noong nakuha ang panglimang pwesto ni Patrick Ewing sa MVP voting. Dahil sa season na ito mga idol ay napakagandang stats ang kanyang naipamalas dahil nag-average siya noon ng 28.6 points, 10.9 rebounds at 4 blocks per game. Magandang stats na ito mga idol para matanghal nga sana siya bilang regular season MVP. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang performance mga idol, pati sa MVP award ay mailap sa kanya dahil nasilat noon ang MVP award ni Magic Johnson mayroon lang noon na 22 points per game. Well, sa season din na ito mga idol na makuha ni Patrick Ewing ang kanyang career high in points. Ito ay nangyari noong March 24, 1990 versus Boston Celtics na magdala ito ng 51 points and 18 rebounds. Sayang nga lang mga idol dahil natalo sila sa laro nilang yun. Well, sa kabila nito ay muli namang nakapasok ang Knicks noon sa playoffs. Muli nilang nakaharap noon ang Boston Celtics sa first round. Ngunit dahil malaki na ang inimprove ng koponan ng Knicks noon mga idol, ay tinalo nila ang Boston sa first round at naka-advance nga sa semifinals. Ngunit sa semifinals na makaharap nila ang mga bad boys ng Detroit Pistons. Muntik pa silang mawalis noon mga idol, buti at nanalo sa game 3. Well, natapos ang serye nilang yon sa game 5 at muli nga ang nabigo itong si Patrick Ewing na makatuntong man lang sa East Finals. 1990-91 season ay muli na namang nalamig ang koponan ng New York Knicks. Although mataas pa din naman ang ambag ni Ewing sa koponan na nag-average ng 26.6 points, 11.2 rebounds at 3.2 blocks per game, ay hindi nga naging maganda ang pagtatapos nila sa season dahil tinapos nila ang season noon na may standing na 39 wins and 43 losses. Nakapasok pa din naman sila sa postseason game. Yun nga lang, muli silang bumagsak sa 8th spot or last spot mga idol, kaya muli nilang makakaharap sa first round ng playoffs ang number 1 seed sa East noon, ang pader na koponan at nagahari na noon sa liga ng NBA ang Chicago Bulls. Well, guess what mga idol, dahil winalis lang naman sila ng Chicago Bulls sa first round ng playoffs. 1991-92 season na muling umakyat sa pwesto ang New York Knicks. Nakuha nila ang 4th spot na may standing na 51 wins and 31 losses. As usual mga idol, itong si Patrick Ewing pa din ang siyang inaasahan ng koponan na maganda pa rin ang stats sa season na ito na may 24 points at 11.2 rebounds per game. Sa season ding ito mga idol, nang maitala din niya ang kanyang career high in rebounds. Ito ay nangyari noong December 19, 1992 versus Miami Heat nang magtala ito ng 26 rebounds sa laro nilang yun at nakuha nga ang panalo. Well, sa kanilang playoff game sa season ito ay naging maganda ang kanilang mga naging laban mga idol dahil sa first round nang talunin nila ang Detroit Pistons. Sa second round na muli naman nilang nakaharap ang pader na koponan noon ng Chicago Bulls, gigil na bumawi sa pagkakataon na yun ng Knicks mga idol dahil umabot sa game 7 ang kanilang naging bakbakan. Hindi na naging madali para sa Bulls noon na talunin ng Knicks, ngunit kinapos pa din mga idol dahil game 7 nang matalo nga sila sa serye at bigo na naman maka-advance sa Eastern Conference Finals ang koponan ng Knicks. Well, sa sumunod na season lang mga idol after nilang matalo sa Chicago Bulls sa semifinals last season ay muli silang nagkaroon ng rematch ng Chicago Bulls sa postseason game. Ngunit sa pagkakataon naman ito mga idol na magtapat na sila sa Eastern Conference Finals. Well, nakapasok nga noon ang Knicks hanggang East Finals mga idol dahil sa gigil na nga ng mga ito na makasungkit ng kampeonato. Ngunit naging malaking tinik pa rin ang koponan ng Bulls mga idol dahil muli na naman silang tinalo ng Chicago Bulls sa East Finals na umabot lang sa Game 6.
1993-94 season ang masasabi nating best season ni Patrick Ewing sa kanyang naging karera sa NBA. Dahil sa season na ito, mga idol, nang pamunuan na niya ang koponan ng Knicks papuntang NBA Finals. Well, tama ang narinig nyo, mga idol, nakarating sila noon sa NBA Finals. Dahil tinapos nila ang regular season noon na nasa second spot at may 57 wins and 25 losses. Natalo pa nila ang Indiana Pacers sa Game 7 sa Eastern Conference Finals at sila nga noon ang pumasok sa NBA Finals. Na nakaharap ang koponan ng Houston Rockets. Si Hakeem Olajuwon naman ang kanyang kailangan pabagsakin, mga idol, para makasungkit na ng kampeonato. Napakagandang laban ang kanilang naging seri noon, mga idol, na umabot pa sa Game 7. Ngunit sa kabila ng pagbuhat ni Patrick Ewing sa koponan ng Knicks para makasungkit sana ng kampeonato ay hindi naging sapat, mga idol, dahil bigo pa din nilang nasungkit noon ang kampeonato at nasilat pa ito ng Houston Rockets. Well, after nga ng pagkatalo nila sa NBA Finals na ito, mga idol, ay apat na season silang hindi nakakaabot sa East Finals. Hanggang sa semifinals na lang sila umaabot, mga idol. Ngunit 1998-99 season na muli na naman silang nakapasok sa NBA Finals. Well, sa season na ito ay 36 years old na si Patrick Ewing, kaya talagang unti-unti nang bumababa ang kanyang performance. Siya ay nag-average na lang dito ng 17.3 points per game, kaya bagamat nasa 8 spot sila sa playoffs ay sinuwerte naman sila sa postseason games dahil umabot nga sila sa NBA Finals at tinalo nilang muli noon sa pangalawang pagkakataon ng Indiana Pacers sa Eastern Conference Finals. Ngunit sa 1999 NBA Finals na makatapat nila ang koponan ng San Antonio Spurs. Malakas-lakas ang Spurs noon, mga idol, na pinangungunahan ng kanilang Twin Tower na si David Robinson at Tim Duncan. Muli, mga idol, Game 5 lang nang tapusin na ng Spurs ang serye at muli na namang bigo itong si Patrick Ewing na makasungkit ng kampeonato. Well, sa 15th season niya sa koponan ng New York Knicks ay hindi man lang ito nakapagkampyon, kaya sa kanyang pang 16th season sa liga ng NBA, 2000-2001 season nang ma-trade na si Patrick Ewing sa Seattle Supersonics. Sa edad niyang 38 years old ay pawakas na nga ang karera nito sa NBA, mga idol, dahil nag-average na lang ito sa Sonics ng 9.6 points per game, kaya pati sa playoffs noon ay bigo na ding makapasok ang koponan. 2001-2002 season ay ang huling season ni Patrick Ewing sa liga ng NBA. Nakapirma pa siya noon ng 1 year sa Orlando Magic, ngunit ginawa na lang siya noon na reserve sa koponan na nag-average na lang ng 6 points per game. Well, after nga ng season niya sa Orlando Magic, mga idol, September 18, 2002, nang inanunsyo na ni Patrick Ewing ang kanyang pagre-retiro sa liga ng NBA. Well, siya ay 39 years old, mga idol, na magretiro itong si Patrick Ewing. Siya ay naka 17 seasons sa NBA, hindi man siya pinalad na makapagkampyon sa kanyang karera ay na-induct naman ito noong 2008 bilang Hall of Famer sa NBA. Well, kayo, mga idol, isa din ba kayo sa humanga noon sa husay ng 7-footer big man na si Patrick Ewing?